In whose hands is mischief, and their right hand is full of pride. But as for me, I will walk in mine integrity, redeem me, and be merciful unto me. Sabay-sabay. My foot standeth in every even place, in the congregation will I bless the Lord. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na ngayon muli kaming magbubulay-bulay. Aralin namin, Panginoon, ang ibig niyong sabihin dito. Ang napakalagang mga verses dito, Lord, Panginoon. Kinakanta, Panginoon, ang iyong mga tao, Panginoon, before and even now, Panginoon. Malaman namin ang gusto niyong sabihin ngayong umaga sa amin. Mensahe niyo, Panginoon, sa amin about bribery, about this thing na kasalanan, Panginoon, nagiging cheap, Lord, ang mga tao ngayon. Binibili kami ng pera, so we pray na may lalati ngayon. Matapos namin ngayong umaga, ang salamat sa mga baptized. Sila po ay iba pa po dito, Panginoon, willing din, but iligtas niyo po, Lord, sila according to your mercy and grace, Panginoon. Okay, malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Ayan, ama ko po na po. Good morning po. Good morning. Tapusin natin ito ng 11. 11 ano? Mga 10, ha? Okay, so title po nito is Not For Sale. Not For Sale ang subtitle ito, The Cheap Sin of Bribery. Okay, pag sinabing for sale, ano ibig sabihin for sale? Binibenta mo ba yung ano mo? Ay, ang ganda ng ano, si Jamie, bago ba yan? Yan? Hindi naman. Okay. Binibenta mo ba yan? Huwag yung biruan eh, di ba? Isa kasi, ay, ang ganda niyan, magkano ba yan? Hindi ko binibenta to. Ganun eh. Okay, binibenta mo ba yan? Anong sabihin nun? Hindi mo masama yun, di ba? Example, ito. Hindi ko na kailangan. Oh, benta ko. Walang masama doon. Yung tayo, sino mo nagbibenta dito? Si Jacin minsan. Buti nakatin si Jacin na. So, nagbibenta minsan to ng ano binibenta nyo? Mga kakanin, di ba? Niluluto ba si Andrea? Hindi. Sino nagbibenta-benta dito? Hindi masama yan. Si Len. Ako, sipag to eh. So, ano binibenta mo? Ha? Turon, no? Yan, bumibili kami. So, hindi masama yung magbenta. Okay? So, ano yung binibenta natin? Yung mga, kahit ano, di ba? Kasi, for example, ako, nagkatay ako ng baka. Yan ang trabaho ko. Mari lang. Eh, gusto ko rin kumain ng baboy. Paano ako kain ng baboy? Gusto ko rin, siyempre, kailangan ko ng bigas. Eh, hindi ko naman kayang umani. Wala naman akong field. Eh, good. Kailangan ko rin ng damit. So, ano gagawin ko? Papalit ko yung baka. Ganun ba yun? Hindi, bebenta ko muna yung baka ko. Gagawin akong pera. Tapos, bibili ako ng bigas. Diba? So, ganun ang trade dyan. Ha? Basic economy. Okay? So, hindi masama pong magbenta. Pero, ba't ibang bagay not for sale? Diba? Yung ibang sasakyan, ha? Nakikita nyo sa sasakyan na not for hire. So, hindi ko pinapaupahan to. Ano pa? Yeah, katulad, no? Meron akong ganda ng tablet mo, ha? Naibenta mo ba yan? Hindi. Ginagamit to sa church, eh. Okay? So, hindi binibenta. Ikaw yung namimili kung ano yung bibenta mo at hindi. So, ano yung kanina ibibenta natin? Yung mga extra-extra na, katulad nun. Nagtatanim ka ng palay, di mo kaya kainin lahat yun eh. O kaya gumagawa ka ng ano, bahay. Di mo titiran lahat yun eh. So, bibigyan ka ng pera, okay lang yun. Servisyo mo ang binibenta mo at that case. Amen? So, gagawa ka ng tatlong bahay, babayaran ka, isa lang bahay mo. Diba? Sapatos. Kilala akong ganyan, millionaire na ngayon eh. Magawa sila ng sapatos. Hindi nila kaya sutlin lahat yun. Ibebenta nila, may pera sila, di ba? So, walang problema dun. Pero may mga bagay na hindi mo dapat pagbili. Okay? Ito yung pag-aaralan natin ngayon. So, by the way, sabi nung kanina, integrity. Pag sinabi integrity, kailangan malaman natin itong definition. Sabi dyan, undivided or unbroken completeness or totality with nothing wanting. So, for example, integrity ng building. Matulad nito, mayroon tayong kaibigan, church din sila eh.
May second floor sila. Do inuupa lang nila 'yon. Eh, sabi nila nung nag-fellowship daw sila sa taas, para yumayanig. Asto. Para yumayanig. Kasi kahoy lang eh. Nako, natakot sila. Ngayon hindi na sila nag-meet sa taas kasi baka mahulog bigla na lang. Ito, semento naman 'yan eh. Intindihan niyo mga bata, integrity, ibig sabihin matibay. Sabi ito, completeness. Hindi sira-sira. Okay? At wala nang kulang pa. Ibig sabihin, kompleto na. Imagine nyo kung yan, may semento nga, wala namang bakal sa loob. Ano mangyayari doon? Marupok yun. Matibay yung aso. Pag umalog-alog yan, may lindol. Hindi reinforce yan. Di ba kaya dapat lang may mga bakal yun sa loob? So, yan, second definition ng integrity is moral soundness. Sa Tagalog, may preaching tayo sa soundness, di ba? Sound doctrine. Okay kayo. Dito nga, mapalit niya kayo yung nigo doon. Ikaw dito, Jumo. Ah, Jumo. Joshua, dito ka. Natawag tuloy kitang ano eh. Dagul eh. Dito ka. Ayan. Okay. O, sino pa? Nana, ha? Nagulo tayo eh. Nadi-discover yun po yun eh. Dapat stay put lang kayo. Matatuloy-tuloy tayo. Nasaan na ako? Moral soundness. Kasi yung moral soundness, kunwari, si, yan, dito, nagkatiwala yung mga magulang niyo. Pumupunta kayo dito, di ba? Pero kunwari, si pastor, ano, mabait yan. Pero minsan, loko-loko pala, kunwari. Bigla na lang pag nagalit pala si pastor, nangahataw sa ulo. Ha? Nagkatiwala ba yung magulang niyo sa akin? Hindi na, di ba? Kwento si pastor, nangahataw yan. Munti ka na nga ako, ano, dugo yung ano ko. Hindi ko nangatawin, di ba? So, yung sabihin nun, pag isang taong matured, alam mo, gagawin nyo lagi, mabuti. Di ba, hindi siya yung pag napikon, pag nawala ng, alam mo na, mainit yung ulo, na medyo napuyat kagabi, mamaya, loko-loko na, di ba? So, hindi, pag sinabing integrity, may integrity itong taong to, kahit anong mangyari, yung sinasabi niya, gagawin niya. Amen? Yung dapat niyang gawin, gagawin niya. Yung hindi niya dapat gawin, hindi niya dapat gagawin. Hindi niya gagawin talaga. May integrity ito. Ngayon, especially ngayong umaga, pag-usapan natin sa pera. Yung parang nakalimutan ko, nay, may masking tape ka na eh. Saka isang bill. Sino makapag-donate? Babalik ko mamaya. Sino may bill dyan? Kahit magkano lang. Maganda meron tayong ano minsan eh. Usapang pera to. So, moral soundness. Ayun. May mas malaki pa ba dito? Tape. Tape na lang? Tape. Kahit anong tape. Oh, price ha, pag nakasagot. Ayan. Oh, pakat naman. Pera. Pakat. Pakat na. Isang ano lang. Okay. So, another term, i-ano natin ha, para kasi mga bata eh. Kung sinabing term, ano yung sabihin nun? Okay, ano ulit yung ibig sabihin? Integrity? Ulitin ko ha, undivided, unbroken, completeness or totality with nothing wanting. Walang kulang. Matibay, walang sira. Diba? So, pag ginawa mo yun sa kalooban ng tao or sa karakter ng tao, moral soundness yun, ibig sabihin, ha? Yan, okay na yun. So, moral soundness, integrity, ha? So, pangalawa. Tapos na? Okay, usapang pera. Yan. Simple yung ano yan, ha? Okay na yan. Tingin-tingin lang sa pera, ha? Okay. Sana ako. Okay, cheap. Number 2, define natin yung cheap. Gusto nyo ba tawagin yung cheap? Ang cheap naman ni ano? Ni Harvey, ang cheap naman. Ang cheap naman ni Ashley. Ano yung sabihin no? Ang cheap naman ni Jana. Ayan, katulad ni Jamie. Ayan na, Mr. Jamie.
ang ganda ng suot. Ay, okay, okay, sinabi mo pa. Ang cheap naman. Ano yung sabihin nun? Positive ba yun o hindi? Negative. Negative yun, di ba? Again, hindi yung kay Jana, Diesel Jana. Maganda yun kasi nagtitipid, di ba? Pero pag sinabi mong cheap in a negative way, ibig sabihin, ang mura lang nun, ang dali mo naman palang ano. Eh, okay, okay lang, madali lang yan eh. Ibig sabihin, medyo yung tao, hindi impressed, di ba? Hindi magaling to, mayaman to. So yung cheap is, madaling makuha. Kasi nga, mura eh. Gain or done with little effort. Especially dito, contemptible because of lack of fine, lofty, and redeeming qualities. Ngayon sa damit, ang quality kasi ng damit ngayon, maganda na talaga eh. Alam nyo yan, di ba? Lagi na sabi sa inyo, tayo, nabubuhay tayo dito. Yung mga print na ganyan, lalo yun, oh, nakita nyo yung kay Jeff. Ang hirap yan dati nung panahon na yun, walang ganyan. Mahirap gawin yan. Matibay yan eh. Lahat ngayon maganda na, cellphone, di ba? Nagmumura. But anyway, yung chip, mali pa rin yun. I mean, negative yun. Okay? Especially sa pag-uusapan natin ngayong umaga, pag sinabing tao ka, tapos chip ka, hindi lang sa damit mo, dahil kasi hindi ka naman mayaman, eh, yun ang bibilin mo. Hindi yun ang pinag-uusapan natin ngayon. May mga bagay na, kahit yung mahirap na tao, pare-pareho lang tayo sa mayaman. Kasi meron tayong mga, may bagay dito na pag-uusapan natin na, meron tayo lahat. Okay? At hindi mo dapat pagbili dahil hindi ito cheap. Hindi ito mura. Importante ito. At hindi mo dapat pagbili nga. Okay? So, ganun siya ka-importante. Hindi mo dapat siya pagbili. Di ba? Ikaw, Justin, pag bibili mo ba yung ulo mo, for example, kailangan ko ng ulo eh. Yung anak ko nasira ulo, papalitan ko. Hindi mo bibenta yung ulo mo. Unless, ano, di ba? Yung mukha mo, bibenta mo ba? Hindi. May bibili ba, di ba? Yung tanong. Okay, so yan yung pag-aaral natin ngayon. Joke lang yun. Pero ito, seryoso na tayo, man. Makota na tayo sa joke, ha? So, sabi nung iba, buti pa yung pera. Ano meron? May mukha. Yung mukha, walang pera. Joke lang din yun. Pero yung sabihin, huwag kang mukhang pera. Pwede nga yung title natin dito eh. Huwag kang mukhang pera. Okay, pero sa English, not for sale. Amen? May mga bagay na hindi binibenta, huwag mo ibibenta, hindi dapat ibenta. Pero ibang tao binibenta. Diba? Example na lang ano, yung mga napag-usapan natin before. Ng babae, ano yun? Katawan daw. Paano ibibenta yung katawan? Diba? Alam nyo yan. Katawan ng baka. Yung kakainin yun. Eh, pag yung binibenta lang yung katawan ng babae, bawal talaga yung pero meron, di ba? Ano yung sabihin nun? Magpapagamit sa lalaki, di ba? Mabata pa itong mga to, pero alam nyo rin yan eh. Lagi natin pinag-uusapan dito, mga pokpok, ano yun? Alam nyo yun, di ba? Di ba, ang dapat nagsisiping, mga mag-asawa lang yun. Yun ang sabi sa Bible. Pero ngayon, di ba, kahit sa Facebook, sa TikTok, di ba, pinapakita na nila lahat dun. Kaya sabi ko yung mga bata, dahil wala naman kayong Facebook eh. Mga loko-loko, yung iba naman, puro laro. Yung iba, pinagsama pa yun, yun ang uso ngayon eh. Napansin ko, nag-share pa nga si ano nun eh. Wala dito eh. Yun ang uso ngayon, panay laro. Kasi yung mga magulang din natin, walang pakialam eh. O, tumunta ka sa church para matuto ka. Pero ako, hindi ko natutuluan kasi hindi ko rin alam eh. Kami mga bata ngayon ang ginagawa, puro laro, tapos mag-YouTube pa, papanoorin yung mga naglalaro, eh paano ba maglaro yan? Ang sumisigat doon yung mga babae. Napansin nyo ba yun? Kasi may nakita lang din ako noon. Kesyo, may mga platform pa sila eh. So bukod sa naglalaro sila, nagpapakita pa sila kung ano-ano. So yung mga bata, talagang loko-loko na. Dobling loko-loko na. Ay, tanyo yan. Ikaw, mga ilang taon lang, 11, alam nyo na yan. May biktima rin kayo dyan kung hindi kayo mag-iingat. Amen? Kaya again, sinasabi siya mga bata, lalaki, babae, tumuto kayo salita ng Diyos. Kayo ang target ng demonyo. Gusto kayong puntahin sa impyerno din. Pag puro yan ang laman ng utak nyo, hindi na kayo ma-invite sa church. Sa palagay nyo, pag
May mga championship pa yan eh. May mga ganun pa yan eh. Diba? May schedule pa yan. Hindi mo piling schedule. Tindi, no? Parang trabaho. Yung trabaho nga, dapat pinipili din natin yung oras natin. So, yan. Ang daming alam ni Pastor. Babasa lang ako. Tsaka ano ako eh. Wide reader. Amen? Are you cheap? Hindi dapat. So, ito yung pangatlo. Hindi tayo magtatagal. Ngayon ang verse dito, isa sa mga term is yung bribery. Again, ang title nito is not for sale. Subtitle, the cheap sin of bribery. Ibig sabihin nito, pag nagpapabribe ka, alam yung bribe, nagpapabili ka. Katulad nga nun, yung babae, dapat sa lalaki ka lang, asawa mo lang kayo. Kayo lang. Eh, kailangan ko ng pera. Yung isang lalaki may pera, gusto niya daw ako. Mamayang gabi, kami na. Loko-loko yun. Diba? Naintindihan nyo na yun eh. Loko-loko yun, diba? Nakakadiri yun. Kaya tawag din yun. Babaeng mababang lipad. Yan tawag din diba? Padahon nyo na namin nun. Actually, nasa Bible pala yun. But anyway. Ito sabi sa 1 Samuel 8:3. Any sons? Masahin natin isa-isa. Bribery. Para maintindihan natin, ibig sabihin ng bribery. Ano yung bribery? Sinusuhulan. 1 Samuel. Nako. 8:3. Okay? So, si Samuel ay matinong tao, pero yung mga anak niya, hindi. Ito yung sabi. And his sons walk not in his ways, but turned aside after lucre. Ano yung lucre? Yung kayamanan na yaman lang. Okay? Maganda yung kayamanan na pinagkabaw. Oh, maganda yun eh. Well, may career ka, maganda, naiinganyan ka kasi masipag ka, unti-unti kang, ano, di ba? Pero yung iba, basta lang yaman. Magkakapirahan ba yan? Masama yan, eh. Basta pera. Ganun yung iba. Makinig. Okay. So, gusto nun itong mga anak ni Samuel, eh, sikat siya, si Samuel, parang pastor yan. Isipin nyo na lang, ganun. Pero yung anak niya, loko-loko. Hindi ganun si Stephen, ha? May mga ganong iba. Eh, kasi di ako talagang tinutukuhan ko yan, eh. Pero pag nagkulang din yung ibang pastor, ganun, eh. May kilala ako, eh. Pwede mo, sipag niya sa ministry, yung anak niya, naglo-loko na, si Raulo na. Ngayon ba, naging bakla pa? Hindi, di ba? Masabi dito, and his sons walk not in his ways, but turn aside after lucre, dahil gusto nila yung pera, sabi dito, and took bribes. Kasi sinabing, ganito yan, kunwari, ano ba sa church yan? Kunwari, yung Catholic na lang, yun lang, yung isang example ngayon eh. Alam niyo ba yung Catholic, nabibili sa kanilang kaligtasan? Alam niyo ba yun? Padasal, nung mga, nakalimutan ko yung year eh, parang basta after na ng baptism din yan. Nung dati, hindi sila yung babaptize ang baby, tapos binaptize yung baby. Ang next na yung na matinding inimbento nila is yung purgatorio. Okay? So sabi nila, kahit wala sa Bible yung purgatorio, eh, may purgatorio kasi paano maliligtas yung mga ila tayo makasalanan. Hindi nila intindihan yung Bible eh. Iisip sila, paano to? Ah, ganito na lang. Ipag-pray natin yung kaluluwa nila. Kunwari may purgatorio, dun muna lahat ng hindi perfecto, eh lahat naman hindi perfecto. So dun daw pupunta yung mga hindi perfecto. Tapos, ipag-pray daw sila doon para mapunta sila sa langit. Wala sa Bible yun. No? Pero ano nangyari sa kanila? Kumita sila ng gusto. Kasi yung mga tao, niloloko nila, binuhin mo yung mga mayayaman, eh, mga loko-loko yan eh. Kasi may pera sila. Ano gagawin nila? Ay, Father, pag-pray mo yung aking namatay na, ano, ito po ang pera. Ganun yun. Naniniwala ba kayo doon? Parang hindi ka paniwala, pero totoo yun. So, anong ginawa nila? O sige, pagpe-pray namin, anong pangalan ba niyan? Yung mga loko-loko rin yung pari niya, hindi naman totoo ang lingkod ng Diyos yun. O, sabay-sabay na naman kayo dyan. At may bantay dyan eh. Sa isa lang. Si Pastor eh, nakakapagtsagang di mag-CR eh, kahit ano eh, nag-fridge. Ha? Okay.
Pigilin niyo lang. Tsaka kaya may break tayo, di ba? Yan, wala na ako. Sabi sa inyo. Yan, yung mga pare. Yan, okay. Father, paano po yung ganda ko? Yung tatanong kasi. Namatay po yung aking loko-lokong ano. Pero mahal ko po siya. Mapunta po ba siya sa impyerno? Eh, hindi naman alam ng pari yun eh. Isa pa siya sa impyerno eh. Kaya ngayon, para lang pagkakitaan yung tao, ha, pag-pray natin yan. Ganun yung mga anak ni Samuel. Kasi may yung mga sacrifice sa kanila, may mga ano yan eh. Hindi naman yung basta, uy, mayroon ka sacrifice eh. May mga, di ba yung pinag-aralan natin, yun, tuloy yung quiz natin ha. May proseso yun. Ano yung i-offer mo, dapat tama. Depende kung ano yung kakayanan mo. Hahawakan mo pa yun habang pinapatay. Mga ganun. Siguro tinatamad itong mga to. Sige, dali mo na lang dito. Oh. I-offer ba natin, di na. Pagkain pa kami. Nagawin nila, isa-save nila yon. Wala dito yung pero yun ang nakikita ko. They took bribes. Ibig sabihin, kasi sila yung nasa posisyon. At sabi dito, tandaan nyo ito ha, and perverted judgment. Pag sinabing judgment, ito yung masama ba yan, mabuti, dapat ganito, ganyan, di ba? Anong kaparusahan dito, anong dapat i-offer mo yun yung judgment. Pag sinabing perverted judgment, nababago. Yung lagi nating example, di ba? Kunwari, si Stephen na lang, ikaw lagi yung ano eh. Ay, Stephen, may ginawang mali. Papaluin ko ba ito? Ilan? Gano'ng kalakas? Iisipin ko yan eh. Hindi ko siya pwedeng lumpuhin, di ba? Dahil lang masama ang ano ko, timpla ko ngayong umaga. Hindi ganun. Pero pag yung mga to, nabayaran mo na. Kunwari, kunwari na lang, para simple. Si Peter, nakampi ko si Peter. Sabi ni Peter, pastor tuloy, tatay, paluin mo nga si Kuya. Anong gagawin mo? Ito, sige, gagawin ko to, paluin mo lang yung kuya ko. Tindi, di ba? May gumagawa yun sa labas. Okay? O, pakulong mo to si ganito. Ganito yung, ito yung lagay. Nangyayari yan. Ito, wala namang ginawa to eh. Eh, ikaw yung judge. O, dahil nakita ko ganyan, kulong ka kahit hindi dapat. Naintindihan nyo ba? So, kasi yung judge dapat, yung mga leader, dapat tama yung i-judge mo. Okay, sa atin ngayon, sa church. Kunwari si Pastor, mali-mali. Kunwari may kunwari lang, ayoko kay ano, kay Benz. Kunwari, basta mainit ulo ko sa mukha niya. Sabi, si Benz, huwag niya pupuntahin dito si Benz ha. Bakit Pastor? May ginawa ba siyang mali? Oh, makulit siya eh. Pero actually, ayoko lang sa mukha niya. May mga ganun kasi tao. Hindi dapat tayo ganun, amen? Pag nag-judge tayo, tama. Ang pinagbabasihan natin ay katotohanan tsaka salita ng Diyos. O, katulad din sa si Jeff. Huwag niyo na pupunta si Jeff dito, ha? Pwede kong gawin yun, di ba? Ngayon, pag tama naman yun, dapat sundin. Pero, inaalam yun. Okay, so, pag, ito, especially sa mga, ano to, sa mga adult na to. Pag pinervert yung judgment, naging mali yung judgment mo kasi binayaran ka na. Di ba? Ang madalas yan, kada, gagawa lang ng tulay. Nagagawa tulay dyan, di ba? 1,000,000 yan, ha? Pera nating lahat yun. Pera ng bayan yun. Eh, loko-loko yung kunwari, mayo, kumari lang. Pero totoo din yun. Sabi, ah, kailangan magkapera ako dyan. Sisigil sila ng malaki, titipirin yung tulay, masisira ulit yun. Hindi gagawa na naman. Sinong talo ngayon? Hindi yung tao. Tayo, bayad tayo ng bayad sa gobyerno. Diba? Patas-patas ng patas yung tax. Di naman dapat. So, bakit ngayon? Paano nangyari yun? Dapat na husgahan na yun. Yung mayor na yun. Ngari lang, ha? Dapat nakulong na yun, eh. Ba't hindi nakulong? Kasi may maghuhusga, loko-loko rin. Para hindi siya makulong, oh, judge, ito na yung ano, ha? Pinag-usapan natin. Ito. Times 1,000 yun na lang. Hindi lang. Pag ganyang kaso, malaki yan yun. Okay? So, yun ang bribes. Napakasama yan. Dahil pag binibili na yung tao, yung judgment mo, sabi yung pervert. By the way, yung pervert, pag sinabi pervert, talagang loko-loko yan eh. Baliktad yan pag pervert. Okay? So, kaya tinatawag natin yung mga bakla, pervert. Kasi dapat lalaki ka, sabi mo, babae ka. Tapos babae ka, sabi mo, lalaki. Pervert yung baliktad utak nun, di ba?
So pag judgment ng na-pervert, loko-loko to, amen? So, ano pa bang maganda example, mga kadalit kayo? Teacher na lang, yan. Yan. Dapat ako top one eh. Nangyari sa amin yun. Tayo na sa amin ng high school naman, yung C80 naman. Sino yung dapat magtaas yung ranggo? Eh, dapat yung magaling. Dapat matalino, ganyan-ganyan. Tsaka syempre matapat, nagagawa niya yung dapat nang gawin. Eh, malapit to sa ano, sa commandant. Diba? Siya na ngayon yung magiging pinakamataas. Ano mangyayari nun? Magkakagulo-gulo kayo kasi sabi yun, hindi naman dapat ganun eh. So magkakagulo kayo, ganun ang nangyayari lagi, kaya nagkakapapatayan yung mga yan. Dahil lang sa bribes, ano ba? Kung nag-apply ako dati ng LTO, magkano dapat lang bayad doon? O NBI yan, sikat eh. NBI. Eh lahat naman yan dapat. Kukuha kasi required yan sa mga tao. Okay? Hindi alam pa yung... Basta sa gobyerno, kukuha ko ng papel. Papa-approve ako dyan sa gobyerno. So itong mga loko-lokong mga tao, na alam nila yung kahinaan ng mga tao kasi iba, nakapila ng mahaba eh. Parang di ka pumila. Bigyan mo lang ako ng 500. Makukuha mo na agad. Okay, nangyayari yan. Ano pang... Kaya sa teacher pala, yan, sa teacher. Tataasan ng grade. Eh, yung teacher mo, niregaluhan mo ngayon ng ano. Ang bait naman ni Pamela. Mahal na mahal ako ni Pamela. Mataas ako nga yung grade nito, di ba? Nangyayari yun. Eh, sa amin nga sa college, hindi ko balak gawin nyo kasi nag-aaral naman ako. Eh, yung kapal lumuha ng teacher ko, talagang pinilit ako. So, ano pa? Saan kayo makaka-relate? Mga bata. Mga bata pa kasi nito eh. Ngayon, magkakapatid kayo. Tay, bilan mo ako ng ano, ganyan-ganyan. Yung isa pinagbigyan, yung isa hindi. Kasi, may ginawang iba. Okay? Anyway, sa magulang naman si Bira yan kasi okay naman yan eh. Pero sa mga ibang tao na, ganyan na lagi. Madalas, bayaran yan. Eh, ba't ikaw papaburan ko? Ito, may binigay sa akin pera. Diba? Naitindihan nyo na, ha? Paulit-ulit tayo. So, ngayon, tingnan natin yung mga sinasabi sa Bible. Sa 1 Samuel chapter 12. Ito, iba naman to. Ito yung ginawa ni Samuel. Sinabi niya, okay, si Samuel, mamatay na. So, siya yung last judge. Sabi niya dito, "Behold, here am I, witness against me before the Lord, and before His anointed, whose ox have I taken, or whose ass have I taken, or whom have I defrauded, whom have I oppressed, or whose hand have I received any bribe to blind mine eyes therewith, and I will restore it to you." Hindi niyo ba? Yung bribe pala nakakabulag. Diba? Ayan, sa customs wala yan. Ba't yung mga kalimutan yan? Alam niyo yung customs? O dapat yung mga illegal drugs, makapasok ba dapat sa bansa yan? Ang laki niyo ni. O ano naman yan? Drugs po. Hindi pwede yun. Huli ka, diba? So ngayon may mga taong nag-check. Ano ba yan? Drugs to, pero ito pera. O, kunwari, wala kang nakita, ha? Diba? Ano yung sabihin nun? Kahit nakita mo drugs, papasukin niya yun. Kasi nabulag na siya ng pera. Ay. Siya kasi yung magsasabi kung ito ipapasa o hindi. O ay may pera na. O sige, pasa. Kahit may sira yung mga kabataan dahil sa drugs na yan. Hindi ko alam kung saan kayo ilalagay. Naintindihan nyo ba? Hindi nyo ba naintindihan? Kunwari na lang. Nagte-text na lang. Uso mo ba yung text? Nagte-text mo kayo? Pogs. Ano yung nalaro nyo?
James. Walang share ng James eh, no? Meron ba? Hindi ko rin alam eh. Kaya ngayon naalam ko minsan yan para makarelate kayo eh. Yung pogs na lang, kunwari. Nagaganon ba kayo? Sino nagaganon? Ayun. Okay. So, kunwari, maglalaro kayo. Ay, hindi ka namin kasama. Ayaw ka namin kasama. Huwag natin masama kasi madaya yan. Kunwari, ganun. Kunwari, si Joshua yung leader. Huwag natin isama to si, ano, ha, si Justin. Madaya yan eh. Eh kaso, kinausap ni Justin si kuya niya. Ito, bibigyan kita ng pogs. Isali mo lang ako. Intindihan niyo na? Diba? Ba't kasali natin si Justin? Kasabi natin hindi natin sasali yan. Hindi, okay lang yan. Hindi mo sasabihin, binigyan ka pala ng pogs. Kaya mo sinali, di ba? Ngayon, maasar yung mga ibang kalaro. Eh, madaya nga yan. Huwag natin pasalihin. Hindi. Pasalihin na natin. Bakit nga? Basta. Pwede ko ulit na ako, binigyan ako ng pogs eh. Ito, bihan nyo na ngayon. Di ba? So, ang daming na abigrabyado dahil nilagay ang anon. Intindihan nyo na? Yung lagay-lagay na yan. So, napakasama niyan. Ngayon, ito ba tapos? Introduction pala tayo. Job 15. Okay, tapusin natin to. May pagkain naman kayo, hindi ka magreklamo, di ba? So, may Job. 15:34 ito. Sabagay, ano lang ito eh. Sabi dito, for the congregation of hypocrites shall be desolate and fire shall consume the tabernacle of bribery. So parang sumpayan. No? Yung mga hipokrito, pinagsama yan ng mga taong nagbabribe. Kasi nga ganun yun eh. Okay na ba itong produkto na ito? Okay yan. Pero actually, nilagayan ka na. Binili ka na. Naintindihan nyo ba? Isip ako ng mga ka-relate itong mga ito eh. Ano yung mga ayaw nyo mangyari sa buhay nyo? Ano yung nagagalit kayo minsan? Nag-aaway kayo? Arnel? Nag-aaway ka ba? Yata kayo makarilid kaya hindi kinikinig eh. So basta yun lang, binibili ka. Basically, para magsinungaling ka. Kung magsinungaling ka, bibigyan kita ng ganyan. Diba? So kaya mga hipokrito, magkakasama yan sa mga nagbabribe. Ay, mahal ko to, kaya pinakasalan ko to. Yung pala, gusto mo yung pera, no? Yan, madalas yan. Mga ladies, ha? Mahal na mga pogi mo talaga, pero nakatingin ka sa wallet. Diba? Yung mga ganun. Gold digger. Isaiah 33. 15. Sabi dyan, he that walketh righteously, speaketh uprightly, he that despiseth the gain of oppression, he that shaketh his hands from holding of bribes, and stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil. Makinig, makinig. Sino maingay? May maingay. Sabi dito, ito dinidescribe ni Isaiah ngayon dito, yung mga kabaligtaran ng mga loko-loko. So dapat ginagawa ko, parang kanina si Samuel, dahil matino siya, hindi siya tumatanggap ng bribe. Nang suhol, hindi siya matanggap doon. Kaya sina-challenge nila, mamatay na siya. Sinong sumuhol sa akin? Tumanggap ba akong suhol sa inyo? Ganun dito sa Isaiah din. Sabi niya dito, yung mga matinong tao, hindi yan tumatanggap. Hindi, binigyan ako pera na yun eh. Hindi ko pa tatanggapin. Hindi mo tatanggapin dapat yun. Intindihan nyo? Kasi pag tinanggap mo yun, pareho ka niya. Kaya binabayaran, loko-loko siya. Eh, tinanggap mo yun. Ano ka ngayon? Matino ka? Isa pa din, di ba? So, Amos 5:12. Hindi tayo makakaisa. For I know your manifold transgression. Okay, marami kayong kasalanan. In your mighty sin, they afflict the just. Okay, inisa-isa rin yung mga ginagawa ng mga loko-loko. Nang nanakit, ang sinasaktan nila yung matino pa. At ang isa sabi dito, they take a bribe and they turn aside the poor. So kasi yung mahirap, walang pang suhol yun, walang pera eh.
So ngayon kahit kunwari na, kunwari, pinatay mo yung anak niya, dapat kulong ka, di ba? E may pera ka, binayaran mo yung judge. Hindi makukulong yan. Sabi ko, ang napaghusgahan ko, hindi dapat makulong yan. Kahit dapat makulong, di ba? Kasi binigyan mo ng suhol. Kawawa yung mahihirap. Proverbs 15. Sabi sa Proverbs 15, "He that is greedy of gain covereth his own house, but he that taketh hated gifts shall live." Okay? So ito, walang bribe dito, pero yung sinabing gift dito, regalo, hindi naman sa'yo, binigyan ka, ganun din yung bribe din yun. Suhol din yun. Naintindihan niyo ba mga bata, suhol? Pag alis yun dito, sana at least maintindihan yung suhol. Ibig sabihin yung suhol. Okay? Inabasag mo yung pinggan, kuya. Sabihin kita kay nanay para mapalo ka. No, huwag mo na, bigyan mo lang kita ng ganito. O sige, hindi ko na sabihin. May pagbasag to. May pusa po na yun doon. Nabasag po ng pusa yan. Ah, okay. Mga bata pa, sinungaling na. Di ba? Itong mga to, sabi mo, bakit na ano to? Hindi naman si Shana itong gumawa nito. Mga sinungaling na, di ba? Kasi nagkakakuntsabahan na mga bata pa. Ayaw mapalo. Wala namang gustong mapalo, pero kailangan yung totoo, di ba? Pag hindi mo alam yung totoo, paano kayo? Ganun lang pala yun, lokohin natin si tatay. Di lalo kang gumaling man lokong magsinungaling. Kaya sabi dito, pag ikaw ay matakaw sa pag sinabing gain, ito yung mga, yun nga, pera. Gusto mo magkapera, hindi mo dapat gawin yon. Eh, sinalpangan ka ng pera, anong gagawin mo? Yung hindi mo dapat ginawa, gagawin mo yon. Kaya sabi nito, he that hated gift shall live. So yung kabaligtaran ng loko-loko na tumatanggap ng bribe, ng suhol, siya yung dapat hate mo yan. Hindi ko ginagawa yun, pero hindi ko sumbong yung ano. Hindi pwede yung kailangan sumbong mo yun kasi galit ka nga dapat dun eh. Diba? Eh, mga bata, pag sinungaling yung kuya mo, sumbong mo. Anong gagawin mo? Gusto mo matuto magsinungaling yan? Gagalingin, tuturuan ka pa niya? Ha? Ganun ba yun? Ganun, dami niya magkakapatid eh. Diba? Eh, sinungaling pala si, kunwari lang, si Justin. Eh, madali yung mga bata, madali isumbong eh. Paano pag matanda na? Yan yung gumagawa ng paraan eh. O, oh, kung susumbong ha. Yan. Last. Second to the last. A wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment. Alala nyo kanina, perversion of judgment din. So, ganun na naman dito. Kaya sinabi yung gift dyan, oh, gawin mo na to ha. Bibigay ko sa iyo to. Mali yun. Amen? Anong tawag doon? Yung binibigay na pera para gawin mo yung gusto niyang mali. Anong tawag doon? Sinungaling. Pero anong tawag doon sa ginagawa niya? Particular, ha? Bribe, suhol. Sa Tagalog, suhol. Sa English, bribe. Ha? Diba, pag umalis kayo dito, hindi nyo alam to. Yan. 29:4. The king by judgment established the land, but he that received gifts overthrow it. So, mahirap maging hari, di ba? Mayroon maging presidente, for example. Mayroon maging pastor din. Di ba? So, si pastor, talagang tatabaho ka, tabaho, pati yung mga ibang tao, di ba? Nga tabaho. Tapos, may sisira lang, isang tao, dalawang tao lang. Isang ganun. Lalo yan sa gobyerno, kasi nga, mga pera natin, lahat natin linalagay natin dyan eh. Kaya dahil loko-loko dyan. So, ngayon, pag maganda yung judgment mo, yung bansa, ula, di ba? Pero pag unti-unti nasira yung morals niyan, unti-unti rin babagsak yan. Paulit-ulit yan, kaya yung history niyo, maganda yan. Lagi yung, ano, bakit bumagsak yung Roman Empire? Bakit bumagsak yung Grecian Empire? Lahat yun, ganun. Nagkaroon ng problema sa kanilang karakter, and then, pinapagod ng empire, to some degree, maganda, ay nawala. Okay, so, alam nyo na ulit yung suhol, anong tawag doon sa binibigay para magsinungaling?
Suhol. Lakasan nyo. Ang tawag? Suhol. Ano sa English? Bribe. Anong ibig sabihin ng ginagawa nila? Anong tawag doon? Bribery. Okay? Panunuhol. Masama yun. Amen? Paulit-ulit nakita natin, di ba? Gumagawa ng mga wicked people. Kaya ngayon, punta tayo sa ating text. Naka point one lang tayo. Sabi dito, so ngayon, pag-aaralan natin, ano yung mga bagay na dapat di natin ibenta? Okay? So number one, sabi dito, sabi lang, judge me, O Lord, for I have walked in my integrity, I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. So may mga bagay na hindi mo dapat pag-ibenta. So number one, yung tiwala. Okay? Trust in the Lord. Sabi niya, I have trusted in the Lord. So may, ang Diyos din, nagtitiwala rin sa atin minsan, di ba? Kaya nga binigyan ng buhay eh. Binigyan ka ng anak, hindi lahat ng tao may anak. So anong ina-expect sa'yo ng Diyos? Gagamitin mo yung anak mo para ano, iba, binibenta pag talaga sira ulo na. Mga babae nilang anak, mag-umpisa sa Itbulaga, okay? Pagsasayaw-sayawin doon, yung nagsimula yan eh. Kasi ngayon, ano nangyari na kay Pauline? Diba? Asawa na nung boss. Naku, naku yun. Nakailang babae na yun. Tanda pa nung papatol ka doon. Eh, mayaman eh. Diba? Anong binenta ni Pauline? Binenta niya yung sarili niya? Pati yung mga ibang tao na tumitingin sa kanya? Babae ito? Dapat magiging asawa ng maayos ito? Ng isang matinong tao? Kahit mahirap, basta may integrity. Hindi, dapat kay Vic Soto ako para mayaman ako. Anong pakialam kung adultery si Vic Soto? Wala akong pakialam. Nakatingin si Pauline sa pera. Wala akong masyadong alam sa showbiz kasi sikat naman yan eh, di ba? Mga pinag-uusapan sa opisina yan eh. Oh, sino? Mag-asawang bata. Eh, may nag-post sa Facebook, pamira, doon pa yung picture ni Big Soto, si Pauline, ang liit na bata. Nag-join pala yung saan. Marami ng buzz by the way sa mga ganyan. Sa showbiz, mga bakla naman, binibenta yan sa mga, yung mga lalaki, binibenta sa mga bakla. Gusto nyo yung benta kayo sa bakla? Magtiwala kayo sa Diyos. Alamin nyo yung dapat yung gawin. Kasi pag hindi kayo ganun katalino, bibenta kayo ng mga kung sino. Amen? Ganon din minsan yung mga magulang, pag mahina yung magulang nyo, kanino kayo bebenta? O anak, dito ka magsimba kasi kahit si Kristo tao lang dito, bibigyan na tayo ng ano eh, ng bahay eh. Kapayag ka nun? Anong binenta mo nun? Tiwala ng Diyos sa'yo. Tiwala ng Diyos sa'yo, kaya may utak ka, gamitin mo. Diba? Hindi mo ginagamit, benta mo yung utak mo. So, binibenta nyo ba yung utak nyo? Yung iba, binibenta. Ibig sabihin nito, kahit yan, kahit mga scientific findings, nako, na-influensya niyan, tatalino niyan sa school. Anong findings mo dyan, doktor? Ah, ito yung pera. Ah, okay, sige. Nagbabago yan. Kaya huwag nyo ipagbenta yung tiwala ng Diyos na binigyan niya sa'yo. Amen? Binigyan ka niya ng utak, gamitin mo sa tama. Marami pang iba. Binigyan ka ng anak, huwag mo ibenta sa demonyo. Amen? Amen? Binigyan ka ng anak, gamitin mo sa Diyos. Turuan mo ng tama, dalhin mo sa church. Diba? Kasi pag hindi mo tinulang sa church, di tinuruan ng Bible, ano magtuturo sa kanya? Ayan, si Big Soto, sino pa? Si, kung sino-sinong mga bakla sa TV. Si Vice Pangit. Buti na wala na yun, diba? Mabalik daw. Loko-loko yan. Yung kahit yung ano, sa PBB. Diba? Ay, ba dyan natin? Ang ginagawa nito mga to? Umaarte, kunwari, ginagalang nila isang taong din nila nakikita. Pera yung sinasamba nila. Amen? Ganun nyo, kasi gusto nila manalo. Hindi ko naman gusto manalo. Sinungaling. Tulungan ka magsinungaling dyan. Papakita yung kasinungalingan mo sa iba. Ah, ganun lang pala yung pwede ko palang itanggi. Na hindi ko gusto ng pera, pero actually, yung gusto ko. Yung mga yan. Kaya walang,
Ngayon, ang tiwala, ganito. Ang tiwala, bakit napakahalaga? Diba? Nawala naman kayong tiwala sa isang tao. Ngayon, sinabi ng kaibigan mo, sasamahan kita dyan, sige. O, sige, di nagbihis ka, gumising ka na maaga. Okay, tara na, ay, naku, may gagawin pala ako. Kala ko sasamahan mo ako. Wala ang tiwala sa'yo, di ba? Mahina pa yun. Paano yung pag yun nga, yung boyfriend, girlfriend, ha? Gusto naman, yun ang gusto yung usapan, di ba? I love you. Ay, mahal daw niya ako. After 2 months, ba't di mo na ako pinapansin? Kala ko, mahal mo ako. Di mo ata ako mandi na, hindi na kita mahal. I love you before, but now, no more. Ba't ganun? Ngayon, walang katiwala. Sabi mo, ganyan pala yung mga lalaki. Ganyan pala yung mga babae. Pero actually, sila lang yung sumita ng tiwala mo, hindi dapat sa lahat ganun ka, di ba? Pero ang hirap na ibalik nun. E paano kung tatay ka, for example? Oko, mga anak ha, gusto ko yung makakabuti sa inyo. Sige po, mapakibigay ako ng alak dyan. Nung nalasing na si tatay, ano na, mahal ko kayo mga anak ha. Alam mo, mahal... Wala na eh. Diba? Ano pa? Ganun din. Iniiwanan yung asawa. Ang hirap yan. Magbabago na ako. Hindi ko na ulit gagawin yun. Loko-loko. Diba? Ang hirap na nung. Sabi natin totoo ka. Magbabago ka na. May babalik mo bagay yung tiwala nung sino man niya. Asawa mo, anak mo. Mahirap. Diba? So bakit mo pa ipagbibenta yung tiwala? Huwag mong ipagbenta yan kahit ano pa yan. Pahalagaan mo yung tiwala ng tao, especially ng Diyos sa'yo. Amen? Itong mga to ngayon, bababaptize para sabi mo, Lord, ito na, susunod na ako sa'yo. Kahit malamig ngayon, bababaptize ako. Kanina, lamig eh, no? Pero ngayon, mainit na. Ang dami po niya, sabi nga sa'yo sa diadem, sa main. Sa amin. Ang dami na baptize si Pastor, sabi niya, binibilang niya eh. May logbook sila eh. By the way, papirmay mo pala tanoy ha. Yung mga nababaptize dapat nakalag, nakapirma. May listahan kami doon. Nakita ko yun, nung pumirma ako doon, dami ah, dami na baptize ni Pastor ah. Eh, ba't ilan lang tayo? Ano itong mga to? Kailangan mo susunod sa Diyos to. So, nawawala yung tiwala. Pag nawala, mahirap ibalik. Pero pwede ah, hindi ko sinasabing hindi. Pero mahirap na, kaya huwag mong ibenta. Bakit ka ba nag-ano sa church? Ba't ka umalis? Eh, kasi may naging kaibigan ako, ganyan eh. O kaya yung, kaya niya sabi, eh, dito lang ako mag-church, bibigyan ako ng ganyan. Kahit kulto, pastora. Wala sa Bible yun. Hindi, kasi sila yung papaaral sa akin eh. Anong binenta mo doon? Binenta mo, Panginoon? Binenta mo yung tamang doktrina? Diba? Si Brother James, talagang pinag-pray ka niyan. May pera ka ba? Wala. O sige, dito na ako. Ganun yung mga iglesia. Ganun yung maniwala kayo sa hindi. Ngayon, pinapakain namin kayo dito. Extra lang kasi yan. Okay? Magaling lang sila. Tsaka maraming bigas si Brad. Pero pag dumami tayo, hindi ko may papakainin lahat. Kusubukan ko, okay? Kasi nga, masaya eh. Nagkakakilala rin tayo. Pero hindi kayo binibili para pumunta kayo dito. Amen? So, number one, trust in the Lord, not for sale. Huwag mo ipagbenta. Binibenta ng iba, huwag kang ganun. Amen? Amen. Yung attention nyo, huwag nyo pagbenta. Hindi, gusto ko itong katabi ko. Magkukulitan kami. Nagbibenta nyo ako. Nagbibenta nyo ako eh. Magkano ba yan? Yung mga bata pa kasi ito eh. Pero mga train kayo, man. Hindi ko talaga kayang tapusin to. Mamaya na lang hapon. Mabalik ka ba dito mamaya? Arnel? Ha? Sige. Oras na eh. So at least actually nakita naman natin yung mga bagay na hindi natin pagbenta. Bigay ko na lang sa points yung iba sa inyo ha. Tiwala ng Diyos, huwag niyong pagbibenta. Yung pag-ibig ng Diyos, huwag niyong bibenta. Yung katotohanan ng Diyos, huwag niyong bibenta. Yun yung purity. Parang ganun din yun eh. Pag pure kayo, ibig sabihin, tama yung intention nyo. Huwag niyong bibenta. Tsaka yung last, yung church.
Umanggit ko na rin kanina. Okay? So, mamayang hapon, tuloy na lang natin ito. Amen? Amen. So, are you for sale? No. Yung mga mahalagang bagay, huwag mong benta. Kung kaya mong ibenta yung puri mo, ngayon maraming ganun eh. Loko-loko yun. Amen? Hindi ko sinabi wala ng pag-asa. Sabihin ko, magbago ka. Amen? Ganun din mga babae natin, mga lalaki natin. Papatol ka ba sa unbeliever? Eh, pogi eh. Binenta mo na yung pananampalataya mo. Tama ba? So, anyway, nasa inyo naman yan. Bandang huli. Kayong sisingin na ng Panginoon, ako, ginawa ko na yung dapat ko gawin. Amen? Let's pray. Panginoon, salamat sa aming topic, Panginoon. Tutuloy na yung mamaya, Panginoon. Pray. Hindi po ng bawat isa, Panginoon, even mga kabataan, napakasama. Ang benta namin lahat ng bagay, Panginoon. Mukha kaming pera minsan. Basta kahit ano pa yan. So we pray na matututo namin na okay lang magbenta ng ibang bagay, Panginoon. Hindi namin benta, malaman namin ito, Lord. Hindi namin pagpalit sa pera lang na pwedeng nakawin, pwedeng masira, pwedeng mawala ng value. But we pray, Panginoon, maging matalino kami. Guide niyo po, Lord, kasi mga kabataan. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen.